Good morning mga best! Another day and another vlog! Samahan niyo ako sa aking boring vlog. Dahil wala naman tayong ibang gagawin ko, hindi magpaka-bore sa buhay natin. So, dahil nga wala kayong choice, kundi samahan ako today. So, i-push na natin to ng may kabonggahan mga best. So, nagluluto lang ako ng aking breakfast today. Naisipan ko magluto na ang aking paborito. Ganis! With matching. Aha! Kasi nagpunta kami ni Aling Maria, sa Superstore nung isang araw. At pinush ko talaga ang dalawang pakete ng Mi Goreng. At nag-iisip ako talaga kanina kung isa o dalawang Mi Goreng ang kakainin ko. Pero naisip ko, ang ating chan ay lumalaki na ng may kabonggahan. Gumaganon na siya. Bas! Sabi ko, sarili ko, isa lang muna. At para hindi tayo medyo mabloated ng bonggahan, at para hindi naman tayo parang mas sa feeling ba na tayo ay magsasalad, diba? Wow! Ito po ang salad na binili ko na isa pang araw. Ayan po ang tinatawag na. Ayan, tingnan natin. Greek salad, ayan. Oh, diba? Pak! Akala niya lang marami tignan yan kasi yung mga pinadala sa akin ng mga kaibigan ko, nilagay ko na sa freezer. Ito po ang ating longganisa. Hinaalang natin ng fan. Naka-fan kasi yan eh, kasi parang mag-ano eh. Pakita ko lang ng magbonggahan sa inyo. Nilagyan ko lang siya ng water. Maya-maya, ipapokus siya ng ano. Pokemon! Papokus siya ng may kuchilyo. Para lumabas yung push, yung laman ba? Grabe yung namatay sa US na itim, no? Napanood ko na isang araw. Parang, grabe naman yung police force, mga bestie ko tuloy maiwasang hindi mag-comment. Kasi, tapos, alam niya na ako bilang isang frontliner, tama ba sabihin yun? Bilang isa sa mga push, 'di ba? Alam mo na 'yon, 'di ba? Kung ikaw isang police, tapos alam mo na kung ano yung dapat mong gawin kung ang isang tao is, 'di ba, kailangan na ng medical emergency. So kung ang isang tao na pinindal mo sa ground is alam mo na parang hindi na humihinga, besh. Isipin mo na agad, besh. Tumawag ng ambulansya, best. Tapos, wala man lang first aid agad. Wala man lang CPR. Ako si iko-compression ko na yun. Tawag ka na, oh my God, besh. Ba't palang ganun, besh? Hindi ko tuloy maiwasang hindi mag-comment, besh. Bakit ganun? Bakit ganun kayo sa US, besh? Lipat na kayo ng Canada. Bakit ganun? Bakit ganun kayo sa US? Hindi maiwasang hindi mag-comment. Alam nyo, wala akong masabi. Anyway, besh, dumating na yung babe. Alam ko sa ano, oh. Ito ba, so dumating yung ano, yung property tax ko kahapon, yung babayaran ko this year. Ayan o, tumaas siya, besh, 2,647, besh. Bumili ng bahay, so mag-isip-isip kayo. Yes, kaya niyo ba? Kaya mo ba ito? Alam mo ba ito? So dumating siya kahapon. So iba pa yung property tax sa homeowner's fee, sa mortgage, sa, oh my God, sa home insurance, oh my God, besh. So talagang, ako kasi, bumili ako ng bahay na to, ako lang talaga yung nag-down, ako yung, wala akong kinuwang ko signature, ako lahat, so, ako lahat, besh, di ba? So, ang hirap, besh, ako nagbabayad lahat, from bills, ultimo utility bills, insurance, mortgage, pero kaya naman, besh. Pero, kinakaya, diba? Ibig ko sabihin, kinakaya naman. Kasi tamang pagtipid lang talaga. Yun lang. Sa advice ko sa mga gustong bumili ng bahay. Pero it's worth it naman talaga. Kasi kung talagang magre-renta ka ng bahay sa iba, yung mga prices ng rent ngayon, so dito sa Canada, lalo na sa ibang provinces, ang mahal. Diba? Kaya, mas maganda nang bumili ka ng bahay, tapos kung marami kang rooms, kung okay sa'yo, iparenta mo yung rooms mo. Ako kasi, ayoko kasi ako, very private person ako, besh. I'm a very private person.
Chara. Ako kasi very private person talaga ako. Ako kasi naghuhubad ako. Tapos lalo na ngayong ano, 'di ba? Crisis tayo ngayon. Pagi ko ng bahay, hubad talaga ako kasi ayoko pumasok ng bahay ng ayokong ano mo 'yun, madumi yung hawakan ko. Talagang diretso agad ako ng shower. Hubad talaga ako, agad ako. So ayun ang ginagawa ko. Anyway, ayun na. Check natin ulit yung longganisa kasi ang dami ko na sinasabi, best. Hey mga Bex! At yun na nga, no? Nakapagluto na tayo ng ating brunch. Di pa ako actually gutom. Di talaga ako breakfast person. And pero kailangan natin kumain dahil nga ating energy is pa low, low, low na. Pero dapat nga, di ba nga sabi nga nila, breakfast is the most important meal of the day. Day! Eh, nasanay kasi ako ng night shift. Eh, mag-day shift tayo ngayong weekend. So kailangan natin kumain ng bonggang breakfast. Bonggang breakfast. Brunch na siya, actually. So, ito na. Ito na, ang pangmalakasang breakfast. Meron akong salsa ranch. Salsa ranch! Actually, hindi ko siya type. Pero, nabili ko na siya at nagamit ko na siya. Pero hindi ko siya mas sasolive. Lasa siyang may putok. Putok talaga siya. Pero okay lang. Pwede pagtsagaan. Kailangan natin siyang ibusin. Best before September, pwede natin siyang antayin masira. Kaso hindi pwede yun, di ba? Ubusin natin siya. So ito yung kakainin natin, yung nakita niyo naman kanina. Dapat magluluto ako ng itlog, pero wag na kasi di ko naman siya kain. Ubusin na, masyado na itong marami para sa akin. And then, ang ating mahiwagang cranberry juice with vitamin C. Di ba? Para kumain healthy ng konti. Kailangan natin ng cranberry juice, vitamin C to fight the push. Okay, kakain muna tayo ng bonggang-bongga and then I'll get back to you, mga bash. One eternity later. Grabe, nakatulog ako after kumain ng longganisa. Parang may pampatulog yung longganisa, mga bash. Tara, Charles. Alam niyo yun, sarap matulog after kumain. Kasi I'm not a morning person. Char! I'm a morning person. So, ang gagawin natin today is... Saan yung ilaw? Wow! May ilaw man sa wala. Ang ganda ko pa rin. Ang oily ko pa rin! Tayo ay mag-mow ng lawn. At mag-trim tayo ng lawn. So, meron tayong trimmer dito. Yung gagamitin natin. And itong mower. So, kukunin ko muna siya, mga Bex. At ang hirap mag-vlog habang kinukuha siya. Kaya i-push na natin ito ng bongga. Gusto ko, mukha nasira ko pa yata kasi nung tinatay ko siya, iakyat. Buhatin pala, hindi pala iakyat. Tanggal pa, mga Bex, ano ba yan? Buhayin ko nga muna to, para siyang Lego lang. Diba, ito yung bag niya. Back, push lang natin to. Ready na tayo. Meron na tayong cord dito. Hindi siya nakaka-beauty, best. Ito yung green cart natin. Kasi ito ko ilalagay yung mga damo. Tapos ito yung cord kasi nga electric siya.
lawnmower. Tapos andyan yung itatrim natin yung gilid-gilid mamaya. So i-push na natin to, start na natin siya, Besh. Hello mga best, grabe ang init. Nagpalit ako, nagdamit na lang ako. Nag-t-shirt na lang ako. Kaya naka-ano ako. Naka-sweats. Ayan, ayan ay tsura. Kalahati pa lang. Tapos, ito yung harap. Ito tsura ng harap niya. So, may kita nyo, yung difference niya. Oh. Ayan, trim. Ito hindi pa. Ayan, kaya namin tinitrim ang lawn, kasi magfa-fine ka dito kapag di mo siya tinrim, tsaka tutubuan siya ng mga halamang dagat. Chars! Mga lamok. Many months later. Tapos na ako mag mo ng lawn. Ganyan na itsura niya. Dito sa backyard pa lang yan, ha? Sa may front yard di pa. Tayo ay magtitrim na ng mga edges. Kaya makikita niyo yung mga edges dito, hindi siya naabot ng lawnmower. Ayan o. Edges. Ayan, yung mga edges na yan. So ngayon, ayan ang ititrim natin. Electric din yung trimmer ko. Electric na tayo ngayon, Besh. 2020 na, ayan o. Ayan, nagagamitin natin dito. Pak, go na. Ayan ang nag-park sa harap. Hindi ko po alam kung sino siya, Besh. Wow! Wow! Uy, gusto ni Brian yung scones. Gusto niya? Akala nga ni Mami Daddy, binili mo yun sa ano eh. Ayan ah. Wow! Wow! Sana siyang dry. Na-dry siya pa. Nakita niyo nga kanina dumating si Maria, isa sa mga kaibigan ko, yes. Isa sa mga best friend kaya dito sa Canada. So, binigyan niya ako ng bonggang-bonggang. Nakita niyo kanina sa vlog, pero hindi malinaw. Ng seafood pasta. Wow! And then, ng snacks. Buchi, isa na lang natira kasi yung isa, yung dalawa kinain ko tsaka ng scones. Yung scones favorite ni Brian. So, sana maabutan niya to. Kung maabutan niya, diba? Ayan, tapos nagprepare na rin ako ng baon dito. Ang binaon ko dito is yung buchi, isang scone, at tsaka yung spaghetti na pasta na binigay sa akin ni Maria. So, kaalis lang ni Maria, ang gagawin ko ngayon is magpa-plan tayo ng aking schedule for June. Kasama na rin yung mga YouTube vlogs, ideas, and sit-down videos na gagawin ko in the next few days, next few weeks. And then yung mga plano namin ni Brian sa aming holiday this year. And then, habang inatid ko si Maria sa labas, namati na yung package ko from Eddie Bauer! Binigay ako ng dalawang damit for myself. Clearance siya. And then member kasi ako ng Eddie Bauer. So, mayroon akong 50% off and nakagamit pa ako. On top of the 50% off, and then clearance pa siya, meron pa akong $15 off dahil member ako ng May Kabonggahan, meron akong reward points na ginamit. So guys, ito na yung ating biniling, ito na yung package na gusto natin i-unbox. So guys, ito na yung package from Eddie Bauer na i-unbox ko in front of you guys. Dalawa siyang shirt, red shirt actually. From fall, oh, I love the colors! Pastel colors, nahihilig ako sa pastel colors ngayon. So, isa dito is pink. Both sizes are in small. And knowing me and knowing you, oh my god, I love it! And I love it, I love it, I love it, da 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 da, I love it when you call me senorita. Napaka-thick niya, Besh. I love the color, I love. Tapos ito, ang ganda rin niya, oh. Ito, medyo light. Ala, ang ganda niya, oh. Nakaka-brighten siya ng skin. Nakaka-fresh. Wow! Look lang siya, Besh. Gusto niyo sa tinatin siya. Wag na kaya. Wag na. Laban muna natin siya. Oh, hindi pala siya pwedeng labahan. Made in Vietnam. I mean, wag na natin siya labahan. But anyway, pareho siyang small size and love na love ko yung color niya. Kaya ako siya binili.
And last time na bumili ako kasi, di ba, we're medium size siya and nauwi siya kay Brian kasi nga, hindi pala ako medium size. Small size pa rin pala ako. So this is how I'm going to end my vlog. Sana nagustuhan niyo po itong vlog na to. Do not forget to like, comment, and subscribe. Meron pa tayong Facebook group. It's www.facebook.com/giggletv. Ilalagay ko po yung link sa my description down below, guys. See you on my next vlog! Bye-bye!